Magandang araw po para sa ating lahat. Ako po yung nagagalak at muli ko po kayo nakasama para sa ating Kingdom Devotion. Nito mga nakarang araw po, nabasa po natin na dahil po sa kagandahan ni Esther, nanalo po siya sa isang competition na ginawa, ay naging obsession po siya ng isang haring si Ahasuerus. At dahil dito, naging reyna po siya ng Persia, na kung saan, nung kapanahonan po na iyon, ay isa sa mga pinakamalaking pamunuan. Ngunit sa chapter 3, may bago tayong character na nakilala natin na si Haman, ang kanyang angkan ng kamay ni Haring Ahasuerus. At nalaman po natin na hindi po mabuting taong ito si Haman. Basahin po natin ang passage na makikita natin sa Esther chapter 3 verses 12 hanggang 15. Basahin po natin. Nang 13th araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari. Pinagawa niya sila ng liham para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan sa wikang ginagamit sa lugar na padalalhan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Xerxes at tinatakan ng singsing nito. Ipinadala sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa mga lalawigan ng kaharian na naguutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13th araw ng 12th buwan. Bawat lalawigay padadalhan ng sipi ng utos upang makapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit. At ipinahayag nga sa lungsod ng Susa, ang Kapitolyo ng Persia, ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad ipinadalhan ng mga sipi nito. Kahit samantalang masaya nagiinuman ang hari at si Haman, ang lungsod naman ng Susa ay gulong-gulo. Naranasan niyo na po ba na nasa mabuti at magandang kalagayan na po kayo at biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Imbis na ginhawa na ang nararanasan mo ay sa halip puro pagsubok at mga paghihirap. Dito po sa story na binasa po natin, nasa mabuting kalagayan po si Esther. Bigla siyang nailagay sa napakataas na posisyon bilang reyna, ngunit dahil kay Haman nagbago po ito. Dahil sa kapuutan niya, ipinagbatasan ni Haman ang lahat ng mga Hudyo ay imapatay at sa kasamang palad, si Esther ay kabilang dito. Kahit na ang passage po natin ay nanapos dito, inaani niya ko po kayong ipagpatuloy ang pagbabasa. Dahil kahit hindi natin nakita o mabasa man na binanggit ang pangalan ng Diyos, ay makikita natin in the future kung paano kumilos ang Panginoon at paano niya ginamit si Esther upang maligtas ang mga Hudyo. Sa mga oras na ito, makakaranas po tayo ng paghihirap at sa kabila po ng ating pagkukulang, kumikilos pa rin ang ating Panginoon. Manalangin po. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa inyong salita at ang bagong aral na ibinigay niyo po sa amin. Ang dalangin po namin na habang patuloy po namin binubulay-bulay ang Book of Esther ay maranasan namin na sa halip ng mga pagsubok at paghihirap ay maranasan namin ang iyong habang at kabutihan. Salamat din Panginoon na kahit sa mga pagkukulang namin ay hindi kailanman kayo nagkulang sa amin. Mahal ka namin, Panginoong Yesus. In your name, amen.